Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mga taong nagpapakalat na si Alden Richards ay naglasing nung isang araw dahil po sa kadahilanan na hindi umano nakakayanan ni Alden Richards ang mga pangyayari. Okay? Yan yung pakalat ng mga Marites. Kukumpirmahin po natin kung gaano katotoo yung bagay na yan. Okay? At kanina nga po nakita na rin natin si Main Mendoza sa Itbulaga kung saan si Main nga po ay nang asar pa sa lahat-lahat ng mga taong naghahanap sa kanya kung siya ba ay may jet lag pa. Di ba? Sabi ko sa inyo eh, ang taong may jet lag ay hindi po magtatrabaho mula pa noong isang araw. Di ba? Napakatagal naman jet lag. May pagitan ng jet lag. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Papapaniwala kayo sa mga edit-edit ng kung sino-sino. At habang ang buong Aldab Nation naman po ay pinagkakaisahan niyo ng lahat ng media kung saan laging inihe-headline po no, ang buong Aldab Nation. Nakakatawa na lang po talaga ang pagiging paranoid po nila sa lahat-lahat ng mga resibo na meron po ang mga Aldab fans. Diba? Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main kay Alden, pag-uusapan pa rin po natin yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano bang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, absolutely Mr. Pinas, agree din ako sa pananahimik ni Alden. That's for me, Meng's protection, or rather for both of them. It comes through their actions, ika nga, no? What you see, what you get. No? 2, no need for them to speak. Para saan pa? Eh, ayan na. Ayan na nga, di ba? Nagparamdam na, di ba? Di ba nila gets? Palibasa, tayong mga tunay na nagmamahal sa couple matagal nang nakasubaybay sa kanila. Kaya, tayo lang ang nakakasense sa mga pahiwatig nila. Never mind si Lucifer Mina, no? Nagpapapansin lang yan. Anyways, wala naman siyang napapala sa mga paninira niya noon sa mag-asawa. Isa siyang dakilang laos na Marites. Wala siyang pa pinagkaiba kay LS, no? Yun, banggitin si Manay. ang mga anti-Aldab, no? Darating din ang judgment day nila. Carmi is just around the corner, waiting for them, no? Including the Sarsuela gang and the Editas. All those bad things they've done will turn back on them. Sa totoo lang po, Ms. Doris Latupan, dito pong sa nangyayari po kay Manay at kay Lucifer Min, ang karma po ay talagang napakabilis bumalik sa kanila. Kung maalala ninyo, sila po ay nademanda na naman ng cyber libel. Hindi ko po alam kung paano po sila nagmakaawa doon sa mga nagdemanda sa kanila, no? Para lang po pagbigyan pa ulit sa isang pagkakataon, no? At maraming salamat sa inyong pang-re-real talk. Para naman po sa ikalawa nating komento, mula naman po kay Ms. Jen Cordero, sabi niya rito, good blessed day, Mr. Pinas. Wala na tayong mapaliwanag sa mga syunga, sarsuelista, no? Sorotis, mga clowns. Ibalik natin sa kanila ang sinasabi nilang kulto kasi mahilig sila sa, petsas? Ah, okay. Kala kong ano. Kaya no way. No way nilang malalasan ang aming mga isipan. Mas lalong tumatatag ang ABN, ano? At lalong itinataas sa kasikatan si Min at RJ. Sa ginagawa nilang paninira, no? Sige, sira pa more, ano? Para umangat palalo ang mag-asawa. Sila ang talo kasi mawawalan sila ng datong pag umamin ang mag-asawa. The real life sa tamang panahon, itinalaga ng Panginoon. Dahil di habang buhay na maitatago
ang mga bata, no? Malaki na yung mga yan at nakakaintindi na. So mabubunyag na sa showbiz, ano? Sa showbiz ng lahat ng nakikita nila sa social media. Kaya ingat sila sa pagpo-post. No, ingat na ingat sila sa pagpo-post. Tama po kayo doon. Talagang pinipili lang nila, no? Dagdag pa nga ni Miss Joanne Cordero. Mga angels, mga yan, huwag nilang pakialaman, ano? Kasi protektado yan ng ating Panginoon, pati mga bata. Yan si Ogie da Cacroches, ano? Pinagkaperahan pati mga bata. Ano siya, milyonaryo para mag-utos ng ganon? Mas malaki ang balik niya, ano? Matakot siya kay karma, di ba? Thanks Mr. Pinas sa napaka-legit mong update, kaya lagi akong nakikinig sa iyo kasi magaling ka as defender nila Main at RJ. Ingat lagi and God bless. Nako, thank you po. Salamat po sa inyong compliments, no? Huwag kayong mag-alala, panata po natin yan. Na kahit anong iba tanong lang kay Main at kay Alden, nandito tayo lagi sa likod, no? Ni Main at saka ni Alden na laging nakaalalay sa kanila. At para naman po sa ikatlo nating komento, mula naman po kay Miss Joy Madeline. Ang sabi niya rito, we, Lucifer Main, hindi kami naniniwala. Mukhang may tono ho yan, eh. Pinagalo-halo mo lang ang mga sinasabi ni Tisoy noong habang nagpo-promote ng mga nakaraang teleserye niya. Habang nakabantay ang mga executives kapuso sa tabi. Harapan likod niya, no? Habang ini-interview siya. At dami pa palang feeling spokesperson ni Tisoy, ano? Merong attorney, merong chismosang frag, na kokak ng kokak, ano? Nangihingi ng pahab sa este ulan, no? Sino naman kaya ang susunod na buong ningning ang magsasabi na single-single all the way si Alden, ano, mga starlets ng ni Kapuso? Maidikit lang talaga, no, ang pangalan nila para sa ikauunlad ng careers kuno. Sorry na po, nanggigigil lang. Okay lang po yan, Miss Joy Madeline, ano, I do understand where you're coming from. Talagang kahit na sino na nakasubaybay kay Main at kay Alden, manggigigil at manggigigil sa mga nangyayaring ito. Diba? Maraming salamat po sa inyong komento. At ngayon, pag-usapan natin ang exclusive report na ito. Kung saan ito pong si Alden Richards ay di umano, naglasing po nung isang araw. Ang sinasabi po nito mga marites na ito, si Alden Richards ay nagiiinom at naglalasing dahil hindi na raw po niya kinakaya ang mga nangyayari sa Sarsuela. Kung saan hindi po siya makapalag dahil nga siya ay bounded sa, o sabihin na natin, nakatali po talaga siya sa kontrata na meron siya. Kaya hindi po siya makalaban. Kaya sinasabi nila, itong si Alden Richards, yung nakaraang gabi lang daw, yung nagpakita po siya sa publiko, naglasing daw po si Alden nung gabing yun. Yung kasama po ang iba't ibang mga babae. Yan po yung kanilang pinalalabas ngayon. Bukod pa nga dyan, matatawa ka. Habang naglalasing nga raw si Alden Richards ay kung ano-ano mga pinagsasabi. Talagang ginalingan po nila sa paggawa ng istorya na hinding-hindi po nangyari. Ikinuwento pa nga po namin kay Ate Lou, pati po kay Mama Ten. Talagang tawa lang silang dalawa ng tawa patungkol po dun sa mga gumagawa ng istorya dito po kay Alden Richards. Hindi po lasinggero si Alden. At pangalawa po, no, hindi ho darating sa punto na talagang maglalasing sa Alden Richards dahil hindi niya na alam ang gagawin sa mga pangyayaring ito sa Sarsuela. Una sa lahat, alam na alam po ni Alden at saka ni Main kung paano inahahandle ang mga ganitong bagay. Okay? Pangalawa, sa mga pag-uusapan po natin, ano, ang buong nasyon po, ang buong Aldab Nation ay pinagkakaisahan po ngayon ng mga mainstream media. Ganun na rin po ang mga tabloid na palaging ina-headline pa ang Aldab. Ganun po ka big deal ang Aldab Nation. Kaya nga, from time to time, lagi po tayong nagka-trending worldwide dahil po sa kanilang mga balita. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kating-kati po sila, no, sa lahat po ng resibo na meron ng mga Aldab fans at ang kanilang mga paniniwala patungkol kay Main at kay Alden. Kating-kati po sila sa mga nangyayari. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit napakaraming nakikisawsaw. At tama po yung sinabi nung isa pong nagbahagi sa atin ng komento, napakarami pong spokesperson nito si Alden Richards, ano? Dahil nga hindi nila mapilit mapagsalita, so sila na lang ang gumagawa ng sarili nilang ibig sabihin, di ba? So, bukod nga dyan, pag-uusapan din po natin. Ito pong muling pagpapakita ni Main Mendoza kung saan siya nga po ay nag-jetlagan. Okay, nang asar pa po siya. Dito po sa mga Armin fans at mga toxic memers na talagang hinahanap na saan ang jetlag ni Main. But parang sabi nila matagal daw sa Europe, bakit daw
hindi pa nakaka, bakit daw nakakatrabaho raw kagad, ba't hindi raw naramdaman ng jet lag. Kaya nga naman, itong si Kuya Ryan, kasama po sa kanyang pakikipagkasundo sa APT na siya ipapasok kapag nandyan sa main Mendoza, okay? Kaya po nakita natin siya. Ang nangyari po kanina ay talagang pinaringgan pa ni Ming, ano? Sabi ni Ming, jet lag na lang ako, jet lag. Okay, kaya po siya naghihiga pa dun sa sahig. Pinapakita po niya na may jet lag pa raw siya. Pero dito ako magtataka, nagtrabaho na ho ng 2 araw sa main Mendoza bago po siya magpunta ng Itbulaga. Kaya hindi ko alam kung anong nararamdaman ngayon ng mga toxic Armin fans at mga toxic Mainers sa pang-aasar na ginawa ni main Mendoza. Akala nila para sa mga Aldab fans, pero hindi nila alam para sa kanila. Ganun po kasi kakita ng utak nila. Diba? Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.